Okay, again, good morning. So let's first have our opening prayer to be led by Aldrin. Okay, let us put ourselves in the loving presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and we glorify your mighty name. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkalog mo sa aming panibagong pagkakataon upang magkatipon-tipon at muling nakailain ang iyong pangalan. Lord, kami muling humihingi ng patnubay ngayong araw mula sa iyo na kami bigyan niyo po ng wisdom, understanding, patience na despite the pandemic that we are facing, we are still able to learn. Also, Lord, thank you for giving us Sir JP na matyaga at buong puso nagtuturo sa amin. Nawa, patuloy mo siyang ingatan at pagpalain, especially today. Sana maging successful at ng execution. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you, Aldrin, for the prayer. Let's have first our rules and regulations. So, please, Ms. Cherries, what's the first rule? Can you read? Okay, po, sir. Okay, first rule, listen and show respect to the teacher or teachers and to everyone. Okay, thank you. Okay. Second rule po, participate as much as you can, or if you want to, you can turn on your cameras but keep your microphone muted unless you are called or you want to recite. Okay, last one. Lastly po, as much as possible, avoid doing other work and focus on the discussion to better understand the concepts. Okay, thank you, Ms. Cherry. So that's just a refresher for the rules and regulations. I'm sure you already know all of the other things that you should do and you should not do, okay? So welcome to the first class in General Biology 2 for our second semester, third quarter. And today I'll be discussing genetic engineering, okay? So please take note that during this time, the DepEd released a memorandum pertaining to the specific learning competencies that should be taught during this pandemic. So meron tayong tinatawag na most essential learning competencies na kailangan namin ituro sa inyo na dinetermine ng DepEd bilang mga essential na matutunan nyo. And genetic engineering is actually kind of medyo latter pa siya na part ng Gen Bio 2 na syllabus. Okay, so we should be first discussing about somehow the basics of genetics, the principles of inheritance, Mendelian inheritance, and then Mendelian inheritance. We should be first talking about the structures of nucleic acids as well as the central dogma of molecular biology. But we'll be skipping all of that and jumping to the first milk or the first essential learning competency to be discussed in Gen Bio 2, and that is genetic engineering. Okay, so later on you'll find out what specific objective we need to finish in order to better understand or better learn this topic. Okay, so If you can notice, we have here three fruits, yung talong or eggplant, the corn, and a tomato. So we'll know later bakit kaya nilagay ni Sir JP yan dyan, bakit kaya medyo naagaw yung attention nyo nung tatlong fruits na yan. Okay, so malalaman natin kung bakit. Okay, so ito yung tinutukoy ko, the specific learning competency that you guys should learn for this topic is you should be able to outline the steps involved in genetic engineering. To be specific, we're talking about recombinant DNA technology. So yung recombinant DNA, mamaya matatakil natin yun, pero basically recombinant DNA is pag literal na parang pag-recombine ng DNA. Kumbaga may iba't ibang pieces ka ng DNA na gusto mong pagsamasamahin. Parang ganun yung idea natin, like a puzzle or Lego pieces. Parang, gusto ko to ilagay dito. Ito gusto ko ilagay dito. Gusto ko tanggalin to. So parang ganun yung idea natin of recombinant DNA technology. Okay, so yung steps na i-outline natin mamaya, it's specified for recombinant DNA technology. Yun yung tinitukoy natin, yung pag-create natin ng mga titag na GMOs and such. Okay? Okay, so what are the enabling objectives for this topic? So first one, we should be able to enumerate the steps involved in creating recombinant DNA. Okay, so ito yung mamaya i-discuss natin yon. This is the core discussion for our topic. The steps involved in creating the recombinant
DNA. So how do we cut the DNA? How do we paste it? How do we insert it to a viable organism? Paano natin siya ilalagay sa halaman, sa tao, sa bacteria? Yun yung mga idea. Okay? So number two, describe the pros and cons of genetic engineering via Paul EV. So nung unang observation ko din dati, ginamit ko tong Paul EV. So maano naman siya, makikita niyo kung ano yung type ng question na ipopost ko later. So may in relation to upvoting and downvoting. So kung agree kayo dun sa pinost na answer, pwede niyo siyang i-upvote. So later on, makikita natin yun. Okay? And lastly, for the output for this one, is you have to create a short informative TikTok video. Okay? So later on, makikita niya example kung ano yung mga tinutukoy kong informative TikTok video. Kasi lately, I've been watching yung mga videos of explaining, let's say, how the vaccine works and such. So, nakita ko na effective way siya of actually communicating, communicating yung parang hardcore science to the masses, which is mahirap na bagay yung pag-translate or pag-communicate nung ganong type ng science papunta sa madaming tao na hindi naman well-versed sa science. So I think this platform is a really good platform in doing that delivery, yung pag-deliver nga nung knowledge or information. Okay? So let's have first a review on the central dogma. Later I'll be showing a short video on this one. So yung central dogma or yung central dogma of molecular biology. Basta yung central dogma, yung tinutukoy nating dogma, isa to sa mga core principles ng biology mismo. Even chemistry, medyo core principle pa rin siya, especially for biochemistry. Pero sa bio, parang kailangan bago ka graduate, intindi mo na to. Kasi halos lahat ng bagay na nangyayari sa cell, halos lahat ng bagay na nangyayari sa katawan natin, sa halaman ng nanay mo, sa aso nyo, lahat ng living organisms, nag-undergo nitong central dogma. Okay, lahat sila dumadaan dito. And itong central dogma, basically siya din yung process na nag-re-regulate ng all life on Earth. Okay? So ano ba yung tinutukoy natin yung central dogma? Meron siyang three steps. Okay? DNA replication, transcription, and translation. And to put it simply, yung DNA replication, pag-replicate lang ng DNA mismo or pag-create natin ng copy nung template DNA. Ano ba yung template DNA? Ano ba yung kailangan natin i-produce ngayon? For example, so yun yung i-replicate natin na template. Okay? Transcription, on the other hand, ito, pag-transcribe ng DNA into RNA. So I'm sure alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko dito. Kasi napagdaanan nyo na to dati. Eh, sa DNA, di ba, meron sila nung adenine, cytosine, guanine, okay? Thymine. Pagdating sa RNA, may magbabago doon. Ano yung magbabago doon? Ano yung madadagdag na nucleic acid? Yung thymine po, mapapalitan ng uracil. Very good. Thank you. So, yung thymine, mapapalitan siya ng uracil. So, yun yung pagta-transcribe o yung transcription na tinutukoy natin. Okay? From DNA to RNA. To be specific, from DNA to mRNA yan or messenger RNA. Okay? So, after natin siyang matranscribe, maano na natin siya to RNA, mabago na natin siya to RNA, kailangan matranslate naman natin siya. So yung translation na to, ang nangyayari naman dito, from mRNA or from RNA to protein. To be specific, yung building blocks ng protein yung tinatranslate natin, which is amino acids. Okay? Building blocks ng protein ay mga amino acids. So yan yung tatlong steps ng central dogma. Lahat ng proseso na nangyayari sa katawan nyo, lahat ng proseso na nangyayari sa katawan ng kapatid nyo, katawan ng nanay nyo, aso nyo, pusa nyo, mga ibon, mga halaman, mga bakterya, nag-undergo nitong central dogma. Ito yung pinaka core nung mga metabolic processes na yon. Okay? So, for example, yung pag-create natin ng mga stomach acid and such, mag-undergo yung central dogma. Yung pag-create natin ng hormones, pag-create natin ng mga new muscle cells, central dogma. Okay? So, lahat ng yon may relation sa central dogma. It's the core principle or process na nag-regulate ng lahat ng metabolic processes na nangyayari sa ating katawan at sa katawan ng iba pang living organisms. Okay, so
I-stop ko muna i-share ko. Ipanood din natin yung video. So, Miss Justine, please play the video. Merong short animation video patungkol dito sa Central Dogma, yung tatlong processes na yun. So, review lang to. Supposedly, it's supposedly review. Pero I'm pretty sure wala kayo masyadong idea about this. Pero anyway, so it's just 2 minutes. Watch lang natin siya saglit. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. Okay, can you pause, Justin? When a gene is... Ayan, so yung tinutukoy dito, di ba, sinabi yung cells natin, meron silang 23 chromosomes and such, di ba? Tapos, itong mga chromosomes na to, para silang kinoil na DNA. Basically, ganun yung idea. Kung makakita kayo ng makapal na rope or makapal na, ano ba yung matawag doon? Lubid, di ba? Pag nakita kayo ng lubid, mapapansin nyo yung lubid, hindi siya iisang buo lang na parang string, di ba? Composed siya ng madaming string pa na kinoil up mo, tapos yung na-coil up na string na yon, inano mo pa ulit, kinoil up mo pa ulit siya. So yung chromosome, ganun yung idea sa kanya. Parang yung napakanipis na DNA, kinukoil up natin siya ng kinukoil up hanggang sa kumapal siya. So yun yung chromosome natin. Okay? So kung natin siya, ano bang tawag doon? I-untangle natin siya, yan o, i-untangle nga natin siya, makikita natin na manipis lang siya, yung DNA mismo. And yung genes na tinutukoy dito, ito yung mga magiging topic natin mamaya for genetic engineering. Okay, so itong mga genes na to, specific na sequences sila sa DNA. So for example, ganyan lang kaikli na sequence, pwedeng mag-code yun for a gene. Pwedeng medyo mahaba, pwedeng combination ng mga sections or sequences ng DNA. So may specific na sequence tayong tinitignan kapag sinabi nating gene. Okay, so basta ano siya, discrete na unit. Okay, discrete na unit meaning meron tayong mamimeasure, meron tayong sukat para dun sa gene na yon. Okay, kung ano man yung gene na yon, kung gene yon for blue eyes, kung gene yon for the production of insulin and such. Okay, yun yung mga tinutukoy natin dun. Okay, sige, play ulit, Justin. Is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of three bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the three bases are added to the messenger RNA. Okay, can you pause again? Sorry, Justin. Okay, so you can notice dito sa part na to, di ba? Pinapalitan na or pinipair na yung DNA bases, yung mga G, T, A, C, A, pinipair na sila with their corresponding RNA bases. So yung A, napipair siya with U. Okay, so this part here is transcription. Okay, and it is done by a specific enzyme called RNA polymerase. So, itong mga families of enzyme na to, supposedly this would be like a discussion for a week. Like, siguro, maybe like 3 hours or 4 hours discussion. So, this is just, ano na lang talaga to, medyo paspas na discussion or medyo paspas na pag, yun nga, pag-discuss. Okay, sige Justin, you can play. Action. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA.
The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Okay, thank you, Justin. Okay, so let's go back to the discussion. So basically, yung byproduct ng central dogma ay protein. So bakit kaya protein? Kasi sa discussion natin, well, hindi natin siya na-discuss last time sa biomolecules. Pero kung na-discuss natin siya, nabanggit ko sa inyo or mababanggit ko sa inyo that almost all metabolic processes, cellular processes na nangyayari sa mga living organisms, protein din ang may pakana. Yung pag-digest natin ng mga pagkain, ng mga specific na pagkain, may mga enzymes or proteins na gumagawa nun. Yung mismong paggalaw pa lang natin or pag-signal ng utak natin papunta sa ibang parts ng katawan natin, may mga protein din na involved doon. So lahat ng ginagawa natin ngayon, kahit nakaupo ka pa dyan, meron pa rin protein na involved doon. So in short, ito yung pinaka-backbone. Yung mga protein or proteina, sila yung pinaka-backbone ng madaming proseso na nangyayari sa katawan natin. Kaya napaka-importante nitong central dogma na maintindihan natin siya or magkaroon tayo ng idea kung paano nangyayari yon. Kay kahit yung mga pag-produce natin ng mga panlaban sa mga bakterya sa katawan natin o panlaban sa mga viruses, sa mga infection, ma-involve din doon na central dogma kasi nagpo-produce pa rin tayo ng mga proteins doon like antibodies. Okay, so those are, may mga protein component pa rin yun. Okay, so to just summarize it as a whole, yung central dogma involves 3 steps. Okay, the first one is DNA replication, the second one is transcription, and the last one is translation. Okay, so let's move past this review. Okay, so let's play a game. Okay? So ito, magsisilbing sana magkaroon kayo na idea kung ano yung mga pag-uusapan natin para sa topic na to based sa game na to. Okay? So maglaro tayo. Ang pangalan ng game natin is ano ako. Basically, it's just a guessing game. Okay? So students will guess which object is being described. Okay? Based doon sa descriptions niya, meron descriptions, as well as yung picture. Pero hindi ko pa i-reveal na clearly yung picture kagad once na nag-guess na, okay? You can use the chat box or directly unmute your mic to answer. Okay, so pwedeng mag-type or pwedeng mag-unmute na lang to answer. Okay, you have to answer in this format. Ako ay, okay, so kung huhulaan nyo na yung object na dinedescribe ko, sasabihin mo ako ay. For example, alcohol yung dinedescribe ko, sasabihin mo ako ay alcohol. Okay, so in order na ma-count siya as a correct answer. Naintindihan po ba? Can you give me a thumbs up kung clear yung instructions? Okay. Okay, so clear naman. Okay, let's have the first object. Okay? Ako ay isa sa 4 na Japanese breeds ng baka or beef cattle. Ako ay kilala sa aking mataas na presyo. Okay? Ako ay may mataas na level ng intramuscular fat o marbling. So, alam nyo ba kung ano to? Okay, so halos lahat alam, di ba? Pinapangarap nyo tong kainin, pinapangarap ko din tong kainin kasi medyo mahal siya. Ako ay Wagyu. Okay, so Wagyu ako beef. Ako ay steak. Char. Ako ay Wagyu beef. Well, yung cut ay steak. So, ako ay Wagyu beef. So, itong Wagyu ay kilala na siya bilang sa, ano niya, di ba? Sa kanyang reputasyon bilang napakamahal na beef. Okay, so familiar kayo dyan. Baka nanonood kayo ng mga vloggers na kumakain yan. Mukbang. Okay, how about this one? Ako ay sikat na sangkap ng halo-halo at ng fruit salad. Ako ay galing sa coconut o buko. Ako ay galing sa isang cultivar o espesyal na uri o species ng buko. Ako, ano ako?
Ako ay nata, Dekoko! Ako ay nata. Hindi, may iba tayong term na hinahanap. Hindi siya nata. Yung nata kasi alam ko ano na siya, yung parang square na siya. Ito, yung parang base product, kumbaga pwede nating makuha mismo sa buko pa lang. Sa buko salad, meron din ata siya. I'm not sure. Hindi. Hindi niya. Ayun, tama yun, Aldrin. Ako ay kaong or? Ano yung other term natin doon? Kaong or? May ibang tawag dyan eh. Or baka mali ako. Basta yun yung alam kong tawag sa kanya. Hindi. Letter M. Letter M. Letter M. Ano siya parang, yun. Ano? Okay, tama. Si Lore, si Banaag. Ako ay makapuno. Okay, makapuno siya. Kaong din natin other term doon, if I'm not mistaken. Okay, ako ay makapuno. So yung makapuno po, hindi siya basta-basta nakukuha lang sa simpleng buko. Meron talagang mga specific na cultivar or minsan parang sineswerte na yung coconut na kukuha ay ano siya, may makapuno siya. Pero dahil ano naman na, sorry, dahil medyo advanced naman na tayo ng technology, meron na tayong specific na cultivar for makapuno. Okay, so napoproduce na natin to para meron tayong mass production ng makapuno. Okay, sige, thank you. Last one. Okay, ako ay isang gulay na kilala sa lutong torta. Ako ay nababanggit sa kantang Bahay Kubo. Hello. Okay. Ako ay talong. 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 Bakit ang talong? Ang active nyo na. Okay. Ako ay talong. Very good. So, talong ang tamang sagot. Okay. So, baka yung iba dyan, ulam ay tortang talong. So, bakit nga ba natin nabanggit yung mga yan? Bakit ko ba pinahulaan sa inyo yan? Wala bang point? Random lang ba na pagpapahula sa inyo yan? So, syempre, hindi. Meron relation itong mga object na to or mga pagkain na to sa i-discuss natin ngayon, which is genetic engineering nga. Okay, so ano ba yung mga bagay na dinescribe ko sa inyo? So itong mga to, yung mga product na to or mga pagkain na to, they are actually produced or nagagawa sila gamit ang mga iba't ibang modification technique. Okay, ano yung mga technique na tinutukoy natin dito? So one is classical breeding, meaning ito yung dati pa natin ginagawa or yung matagal nang ginagawa ng mga humans, okay, yung classic na pagbreed ng mga hayop o halaman. Yung isa naman is genetic engineering or recombinant DNA technology. So paano tayo nakagawa, let's say, ng BT talong? Okay, itong BT talong mamaya mas madidiscuss pa natin yan, pero basically yung BT talong ay talong na hindi pinepeste o hindi pinamamahayan ng mga insekto. Okay, so paano natin nagawa yon? Paano tayo nakapag-produce ng ganun? So, ang sagot doon ay genetic engineering. Okay, so ipagkaiba natin sila, i-compare natin sila at ipagkaiba. Okay, so classical breeding, basically, nakasalala ito sa pag-mate o pag-reproduce ng mga individual. Okay? So for example, paano daw na-domesticate yung mga aso? Ganyan. So sinabi, pinag-mate yung mga aso or mga wolves na yung qualities ay ano, maamo sa tao, ganyan, or malapit sa tao, kunyari. So, minate yun, breed yun, para eventually makagawa tayo ng aso, which is hindi na talaga siya rabid or hindi na siya wild. So, parang ganun yung idea natin. Genetic engineering, ito, gumagamit na tayo ng mga advanced na techniques, mga molecular techniques. Molecular meaning, as in nasa small na level na talaga tayo sa level ng mga molecules, hindi nakita ng mata natin. Pero nagagawa pa rin ng mga tao yon. Umabot na tayo, yung civilization natin, umabot na sa point na kaya natin gawin tong mga bagay na to. So, yun yung example kanina, yung BT talong. So, yung Wagyu beef at yung makapuno, ginagawa yon or nagawa natin yon gamit ang classical breeding technique. Okay, so tignan natin for example yung Wagyu beef. Kunyari may dalawang magkumpare, nag-aalaga sila ng baka. Yung isa kunyari nasa isang part ng Japan, yung isa nasa isang part ng Japan. Kasi sa Japan tong Wagyu eh. So si kumpare one, sabi niya, yung baka ko dito, maganda yung ano ba yung tawag doon?
yung beef ba, yung cut ng beef, maganda yung ano niya, yung ano ba yung Tagalog nun? Yung meat, yung yung basta yun, yung meat. Okay? So maganda yung ano ko, kalidad ng ano ko ng meat ng mga baka ko dito. Tapos si compare to, sabi niya, ako din, yung baka ko din dito, maganda yung kalidad ng meat, pero gusto ko pa tong mapaganda. Gusto ko pang mas ano ta, mas maging maganda pa. Okay, so sabi ni compare, bakit ano, di kaya natin i-try na ipag-mate sila or ipag-reproduce yung dalawang baka natin. Baka yung anak nila mas maganda yung ano, mas maganda yung maging quality ng ano niya, ng meat niya. Okay? So, yun nga, nagkain laban yung dalawang baka ni compare 1 at compare 2, gumawa sila ng anak. Yung anak nila may mga may parehas na desirable qualities nung meat. So galing sa tatay niya, desirable meat, maganda. Galing sa nanay niya, desirable meat, maganda. So si anak, maganda yung quality ng meat niya. Ngayon, itong anak na to, i-mate mo pa ulit sa isa pang baka na maganda din yung qualities ng meat. Hanggang sa maka-create ka na ng quality ng meat or ng beef na talagang yun na yung target mo, which is yung maganda yung kanyang marbling, hindi siya ganun kataba, may maganda siyang ratio ng taba at ng laman. So, yun yung idea natin of classical breeding. Ano natin, ipinag-reproduce natin o pinag-mate natin yung individuals na may desirable characteristics or qualities. Pag sa halaman, sir, ganun din? Yes, sa halaman ganun din kasi may sexual reproduction pa rin ng plants. Paano natin 'to ginagawa? Paano kaya ginagawa yung pag-cross ng dalawang halaman? Pinag-i-inlove din ba sila? Sa tingin nyo, anong ginagamit nating organ ng halaman para maipag-mate natin silang dalawa? Sige nga. Anong organ? Okay, yung grafting kasi hindi siya ano eh, hindi siya pang sexual reproduction, more on ano siya, pang artificial na ano. Okay, very good. Miss Chungson, the correct answer is yung bulaklak nila o yung flowers nila. Yun yung ipag-mate natin. Okay, so yung pollen ng lalaki na halaman tapos yung ovary ng babaeng halaman. So ibabrush lang natin yung flowers ng isa't isa. Okay, parang ganun yung crossbreeding na nangyayari sa halaman. Okay? So, ganun yung classical breeding. How about for genetic engineering? Sa genetic engineering, gumagamit tayo ng mga molecular technique like yung recombinant DNA technology. Mamaya mas makikita natin kung paano nagagawa yon. Pero, ano ba yung mga ano, pwede nating gawin kapag tayo ay nag-engineer genetically? Okay? So, completely, pwede tayong makapag-introduce ng bagong trait o ng bagong quality or bagong characteristic doon sa isang organism na yon. Dito pumapasok yung mga tinatawag nating GMO. So isang example niyan is yung BT talong. Okay? Ano ibig sabihin ng BT? Yung BT, ibig sabihin lang niyan is pina-shorten na scientific name nung bacteria, which is Bacillus thuringiensis. Okay? Yung Bacillus thuringiensis or BT for short, nakakagawa siya ng protina. Okay, gamit sa dogma niya. O, di ba? Balikan natin yon. So, dahil dun sa central dogma niya na process, nakakagawa siya ng isang specific na protina or protein na nakakapagtaboy at nakakapatay ng insekto. Okay, mga specific na insekto na namamahay sa talong. So, itong BT, naisip nung mga scientists, o itong BT kaya niya makagawa ng mga protina na pangtaboy sa insekto at pangpatay sa insekto. Paano kaya kung mailagay natin yung ability na yon sa talong para yung talong na mismo hindi na siya pinipeste. Okay? So gumamit tayo ng genetic engineering na technique. Kinuha natin yung characteristic ng BT, which is yung mag-produce ng protina na nakakapatay ng insekto, nilagay natin yun ngayon dito sa talong. Ngayon, si talong, hindi na siya pinipeste ng mga insekto. Kung makikita nyo dito sa picture, ito, pinipeste siya, pinamamahayan siya ng mga insekto. Ayan, kaya nabubulok siya, may mga butas-butas siya. Siguro may nakita natin kayo mga talong na gano'n. Tapos, di ba, kung yung nanay natin, nakita yun, di ba, tinatapon lang natin. Pero sa Pilipinas, meron na tayo nitong BT talong o BT eggplant. At kung makikita nyo, hindi siya naapektuhan, hindi siya pinamamahayan ng mga insekto.
Okay? Kasi nga, meron na siya nung BT na ability. Nakagawa na siya nung mga protina na nakakapatay ng insekto. Sir, paano po yun? Kung yung protina na yun nakakapatay ng insekto, ibig sabihin po ba nun nakakapatay din ng tao yun or malalason din tayo? Hindi po. Okay? Katulad lang yan ng chocolate sa aso. Kung ang chocolate pwede sa atin, ang chocolate bawal sa aso. Etong protina na to, pwede sa atin, pero bawal sa insekto. Okay, so ganun yung idea. Pwede natin kainin yung talong na yan, pero yung insekto, pag yan ay ginata niya, kinain niya, siya ay patay. Okay, same thing with your dogs, na pag nakakain sila ng chocolate, madedelikado ang kanilang buhay. Okay, so walang effect yan sa atin. Well, hindi siya makaka-apekto. Actually, mas safe pa nga siya. Bakit siya mas safe? Kasi yung mga traditional na talong, gumagamit ng insecticide para hindi sila pamahaya ng mga insekto. Itong BT talong, wala na siyang insecticide kasi nga kaya niya napatayin yung insekto ng siya lang. Okay, so paano nagawa yon? Mamaya malalaman natin. Okay, so pwede natin gawin yon gamit ang genetic engineering. Ano pang pwede natin gawin gamit yung genetic engineering or recombinant DNA? Pwede tayong mag-enhance ng isang trait. Okay, so for example, yung isang prutas, mangga, gusto ko mas ano siya, tumamis siya. Mas tumamis pa siya. Pero ang problema ko, kapag nahinog na siya, tumitigil na yung pagtamis niya. Kunyari, ganun yung case natin. Tumitigil na yung pagtamis niya. Yun na yung final na level ng pagkatamis niya. So, gamit ang genetic engineering, pwede ko pang i-enhance yon, pwede ko pang i-increase yung pagtamis na yon. Paano ko gagawin yon? Yung expression ng gene. Okay? So, yung expression, ibig sabihin lang nun, ilang beses siyang dadaan doon sa central dogma. Ibig sabihin, lagi siyang pinoproduce, laging may produkto na protina na ginagawa para lalong mas tumamis yung prutas. Ganun yung idea. Okay? Next, enhancement of a present trait by disrupting the inhibition of the desired gene's expression. Ibig sabihin lang neto, ganito. Halimbawa, dun sa mangga ulit, di ba sinabi ko na at a certain point, pag nahinog na siya, tumitigil na siyang tumamis. Para mas tumamis pa siya, ang pwede kong gawin is tanggalin ko yung nagpapatigil sa kanya or i-inhibit ko, ipatigil yung nagpapatigil sa kanya. Kasi ang mga DNA natin, ang mga cells natin, meron silang mechanism para sabihin sa cell na, for example, lagi na siya nagpo-produce na, napapadami siya ng pag-produce ng mga hormones, for example. Meron tayong mekanismo na sasabihin ng cell na, okay, stop. Okay? Tigil ka na muna, madami na. Okay, so titigil. Meron tayong mekanismo na ganun. So, sa normal, sa mga normal cells, meron tayong mekanismo na ganun. Pero kung gusto ko, let's say, na i-engineer na, hindi, gusto ko tuloy-tuloy lang siya mag-produce, pwede kong ipatigil yung nagpapatigil. Nagigets nyo ba? So, pwede kong itigil siya. Hindi, wag mo siya pigilan. Tatanggalin kita dyan, tapos magpapatuloy lang siya ng pag-produce ng hormone na yun. Okay? So, ganun yung idea natin. So, for example, yung may mga sakit sa mga hormones, pwedeng ganun yung nangyayari sa kanila. Nawala yung nagpapatigil or may mutation or may damage. Pero sa genetic engineering, pwede natin isadya yun. Okay? So, punta muna tayo dito sa link na to, paulev.com/johnpaulrc010. Okay? So, pakipunta muna tayo dyan at may i-activate ako na tanong. So, gusto ko lang malaman kung ano yung ideas nyo, ano yung mga tingin nyo, pros and cons ng genetic engineering. Okay? So, gusto ko muna makuha yung initial idea nyo sa pros and cons ng genetic engineering. Okay? Wait lang. Kunin ko ulit yung link kasi chat ko. Saan yun? Okay. So, let's have first the pros of genetic engineering. Okay. So, na-activate na ba yung question? Nakikita niyo na ba yung question? Wait lang ha. Saan ko ba ito? Ayun. Okay. Kita na yung question. Ano yun? Yes, Angel. Hindi po pa kita? Doon sa site? Sorry po, sir, napindot. Ah, okay. So, magbigay lang kayo any advantages or pros na tingin nyong meron or nabibigay ang genetic engineering. Okay, any. Okay, so medical advancement. So, magandang pros to, advantage. We can create vaccines and other
type of medicine. So pwede niyong i-upvote pag agree kayo dun sa sinabi niya. Magkakaroon po tayo ng safe na pagkain. Okay, that's good. Food security, that's one advantage of genetic engineering. Very good. Increased crop yields, that's correct. Faster growing plants and animals, that's correct. Production of new food, another correct answer. Yan. Resistance to pests and diseases, that is also correct. So most na nakikita kong answer ay agricultural or food, patungkol sa food security. Tama naman yon na isa to sa mga malalaking advantages talaga ng genetic engineering. Okay, very good. Okay, so sige. Let's have naman, wait lang, pause ko muna to. Let's have naman the next one. So let's have the next one. Okay, ano naman sa tingin nyo yung pwedeng maging cons ng genetic engineering? Ano naman kaya yung pwedeng mga maging disadvantage ng genetic engineering? Tingin nyo ba, oy, very good, may lead to genetic defect, that's correct, and that's kind of specific then, that's correct. Unwanted side effects in vaccines or other type of medicine, that's also possible. Kaya nga dapat gumagawa tayo ng mga researches. Meron tayong mga clinical trials na dapat nakikita natin yung data para masabi nating safe. May lead to hazardous outcomes. Ito nga yun, yung mga risky na genetic defect or pwedeng health hazard, pwedeng mga ganon. So, yun yung mga possible na cons or disadvantages ng genetic engineering. Okay? Kasi, gaya ng sabi ko sa inyo, molecular siya. Ibig sabihin, hindi na nakikita ng mata natin. So, mahirap makita kung may mali na bang nangyayari or may, ano na ba, mayroon na ba siyang damage na nagawa. Kasi nga, molecular na siya. Kapag naging worse na lang yung symptoms or naging worse na lang yung condition, tsaka lang natin siya makikita or tsaka lang natin malalaman. Okay, so thank you. Maraming salamat po sa nag-participate sa ating poll. Okay, so balik po tayo sa presentation natin. Okay. So, saan yun? Okay, so kita nyo na po ulit yung PowerPoint. Okay, so dito, i-discuss na natin yung actual na steps or actual na outline kung paano ba natin magagawa yung recombinant DNA natin o yung mismong pag-engineer natin genetically ng mga organisms. Paano nga ba nagagawa yun, sir? Paano ba natin nagawa si BT talong? Paano ba natin nagawa yung BT corn? Meron ding BT corn eh. Paano ba natin nagawa yung flavor savor tomato? Meron ding ganon. Tapos last time, meron akong pinakitang apple sa inyo sa discussion natin ng enzymes. Meron akong pinakitang apple sa inyo, yung Arctic apple na tinatawag, na hindi siya basta-basta nagba-brown. Diba? Yung, diba usually sa apple, pag kinat mo yan, makikita natin na nagba-brown kagad siya after a while. Meron tayong apple na pag kinat naman siya, hindi siya nagba-brown basta-basta. Okay? So yun ay example din ng produkto ng genetic engineering. Okay? So isa din sa isang malalaking application kasi ng genetic engineering is pagdating sa mga pagkain or agriculture. Pero ang mamaya malalaman din natin na isa sa mga applications niya ay pwede sa vaccine production or mga medical applications. So mamaya malalaman natin. Okay? So paano ba natin ginagawa yung DNA recombination or genetic engineering? Number one, ang ginagawa natin is kinakat or kinikleave natin yung DNA o yung target gene natin gamit yung tinatawag na restriction enzyme. So, kung makikita nyo sa mga pictures ng genetic engineering, chinachane, hindi kaya parang ginugupit yung DNA. Kasi ganun yung idea natin for the first step in genetically engineering an organism. Gagamit tayo ng tinatawag na restriction enzymes. Itong restriction enzymes na to ay mga enzymes, protina din yung enzymes ha, yung enzymes na to, yung mga proteins na to, may mga specific na ends o dulo or specific na sequences na ikakat nila. Okay? So for example, ito yung ano, yung gene na target natin, yung anti-insect gene sa, kunyari sa BT, anti-insect. Okay? Ito yung anti-insect gene. Ngayon, gusto ko siyang mapunta sa talong. Gusto ko siyang mapunta sa mais. Ang unang step doon is hanapin ko yung gene na yon at i-cut ko siya. Okay? I-cut ko siya. Gupitin ko or i-cleave ko. Paano ko gagawin yon? Gagamit ako ng tinatawag na restriction enzymes.
Itong mga gunting na to, sila yung tinatawag natin restriction enzymes. Okay, so nagupit ko na. Nakuha ko na yung target gene ko, yung anti-insect gene. Ngayon, kailangan ko makahanap ng paraan kung paano ko mailalagay itong anti-insect gene sa talong. Diba? So, paano ko siya malalagay sa mga cells ng talong, sa mga plant cells ng talong? Gagamit ako una ng tinatawag nating vector or vehicle. Ano yung vehicle na tinutukoy natin? Kasi hindi naman pwedeng yung ginupit mo, dun mo lang siya, as in, ipapasok mo lang siya kagad dun sa cell. Kailangan ilagay muna natin siya sa vector or vehicle o magdadala sa kanya. So pagka-cut natin, ipipaste muna natin siya sa tinatawag na plasmid. Okay? Yung plasmid, basically, siya ay extra chromosomal DNA. Ano ibig sabihin ng extra chromosomal DNA? Ibig sabihin lang nun, siya ay chromosomal DNA na hindi parte ng chromosome. So kanina kung nakikita niyo yung letter X, di ba, yung sa chromosome, ang plasmid, hiwalay siya doon sa X na yon. Okay? So kung ito yung idea natin ng chromosome, di ba, ganyan yung itsura. Ay, sorry. Ganyan yung itsura ng chromosome, di ba? Okay, ganyan. So yan yung chromosomal DNA. Pag tinawag nating extra chromosomal DNA, hiwalay siya doon sa chromosomal DNA. So for example, ito yung plasmid natin. Okay, so this is an extra chromosomal DNA. Kasi hindi siya part nung pinaka-main na chromosomal DNA natin. Kaya nga extra chromosomal. Okay, so sa plasmid muna natin ipipaste yung target na, yung ano natin, gene na gusto natin. Okay, yung gene of interest natin. Ipipaste ko muna siya sa plasmid. Okay, doon ko siya ilalagay para mas madali siyang makuha ng mga cells. Okay, ngayon, pagka-paste natin sa plasmid, okay, para ma-paste siya, kailangan yung plasmid na yun, di ba, bilog siya. Kailangan yung plasmid, bago niya matanggap yung target gene natin. Kunyari, ito yung target gene natin, di ba? Ayan yung anti-insecto na gene. Ngayon, itong bilog na to, hindi mo naman pwede isalpak lang yan dyan kagad, di ba? Kailangan, putulin mo din muna to. So, puputulin natin yan. Pagputol natin, syempre, nakabuka na yan. Yung plasmid na yan. Tsaka natin i-insert yung gene of interest natin, yung anti-insecto gene. Di ba? Pagkasalpak natin ng anti-insecto gene dun sa plasmid, syempre kailangan nating pagdikitin. Dun pumapasok yung tinatawag na ligation. So kung familiar kayo sa medical procedure na ligation, ganun din yung idea nito. Kailangan ipag-join sila or ipag-glue sila together. So ilaligate yan dyan sa mga naputol na ends. Okay, so naligate na natin siya or nakabit na natin siya. Okay? Pagkakabit natin dun sa gene of interest natin, doon sa plasmid, yung buong plasmid na yon, kailangan naman natin siyang ipasok o ilipat doon sa cell para matanggap na nung mismong target natin. So kung sa talong to, kailangan mapasok siya doon sa cells ng talong. Okay, kailangan mapasok siya dun sa cells ng talong. Paano natin gagawin yun? Mamaya malalaman natin yung dalawang steps kung paano ba na-insert or na-introduce yung recombinant na DNA or recombinant na plasmid papunta dun sa target cells natin. Okay, so kailangan ma-transfer na natin sila or ma-introduce or ma-insert doon sa target na cell natin. Okay? Okay, etong number 5, kailangan kasi malaman natin, kung na-insert na natin siya, kailangan malaman natin kung anong mga cells yung nakatanggap or kinuha yung recombinant na plasmid. Kasi hindi lahat ng cells makukuha kagad yun in one go. So kailangan malaman muna natin, ano dito sa mga cells na to yung nakatanggap ng recombinant na plasmid. Okay? So, gaya ng sabi ko sa inyo, paano natin maipapasok or ma-introduce yung recombinant DNA or recombinant na plasmid doon sa cells? So, di ba, kinopy-paste natin, naligate natin. Ngayon, yung bilog na to, yung plasmid na to, kailangan maipasok na natin siya doon sa target cell natin. For example, yung talong cell, para meron na siya nung anti-insect na ability or gene. Okay? Sorry. One way to do that is what we call biolistics or gene gun. Literal na
barrel. Ibabarrel natin yung genetic material o yung recombinant plasmids papunta sa mga tissue. Okay? Pero hindi lahat ng tissue ng plants o hindi lahat ng cells ng plants readily na makukuha yon. Kaya kailangan din natin i-check kung ano dito sa mga plant cells na to yung nakakuha nung nakatanggap or nabarel or tinagusan nung ano no recombinant plasmid natin. So ganyan yung itsura niya. Itatapat siya dun sa tissue na gusto nating mapuntahan ng recombinant DNA. Tapos, ibabaril siya. Medyo komplikado yung mekanismo niya, pero basically, ang idea dun, yung bala natin sa baril na to, doon nakapapaloob yung recombinant na plasmid. Kung paano siya ginawang bala o paano siya ginawang ammo, hindi ko na alam at hindi ko na din i-discuss kasi mas komplikado na yun. Okay? So, basta ganun yung idea natin. Yung bala dito sa baril na to ay nandun yung recombinant DNA natin. Pagka-baril natin dun sa plant tissue or sa plant cell, hindi lahat ng plant cells or plant tissues nun ay tatanggapin yung recombinant DNA na yun. So, kailangan natin i-check na ano dito sa mga tissues na to yung nakatanggap. Okay? Tapos yun yung papadamihin natin. Next one is plasmid insertion by heat shock treatment. Ito, wala na akong maiisip na masyadong wala na akong masyadong maisip na analogy bukod dito kasi parang ganun talaga yung idea niya. So, 'di ba, kayo mga mahilig sa mga skincare or facial treatment. Usually nagsisteam kayo ng mukha, 'di ba? At first para ma-open yung pores, pumasok yung mga nutrients and such. Dito sa plasmid insertion by heat shock treatment, ganun din yung idea. Iinitin siya para mag-open yung pores niya. Isha-shock siya tapos ibabalik ulit siya sa lamig. Okay? So, magbubukas yung mga sa cell membrane, magbubukasan yung mga lagusan doon dahil doon sa heat shock. Tapos, ia-assume natin na pumasok yung plasmid or mapapasok yung plasmid doon sa loob ng cell. Tapos ibabalik ulit natin sa lamig para sumara. So, hindi na makakalabas yung plasmid. Ganun yung idea or analogy natin doon. Isisteam mo muna or papa-open mo yung pores mo. In this case, i-open yung mga lagusan sa cell membrane. Tapos papapasukin yung plasmid. Okay? So, ganun yung idea. Heat shock treatment. So, hindi din lahat ng cells matatanggap kagad yung plasmid. So, i-check din natin doon ano yung mga naapektuhan or ano yung mga naging successful yung pag-heat shock. Okay? So, ayun lang. Yun, doon natin malalaman ngayon kung doon natin ma-introduce, yun yung way natin para ma-introduce yung recombinant na plasmid papunta sa cell natin. Yung pag-check kung paano, kung nakuha ba ng cells yun, yung pag-check mismo, pag-double check na ano ba yung mga cells dito na nakatanggap. Madami pa yun and medyo komplikado yung mekanismo kung paano nangyayari yun. Pwedeng pailawin natin sila, pero feeling ko familiar na kayo dito, pwede din natin gamitin yung tinatawag na PCR. So katulad lang dun sa swab testing, idedetect yung gene of interest natin, yun yung idedetect ng PCR. So kung sa PCR na for swab test, nalalaman yung presence ng virus gamit yung target na sequence din natin or target gene natin, ganun din yung sistema pag gusto mong i-check yung recombinant DNA sa cells. Pwede ka din gumamit ng PCR or polymerase chain reaction. Ngayon, para saan ba itong genetic engineering? Bukod sa agriculture, ano ba yung possible na application niya? Okay, so huwag na tayo lumayo para maging timely tayo at relevant. Ipasok na natin yung vaccine production. Kasi yung genetic engineering or recombinant DNA technology, nagamit na siya para mag-produce ng bakuna sa coronavirus or COVID. And to be specific, I'm talking about the Oxford or AstraZeneca vaccine. Kasi gumagamit siya ng tinatawag na viral vector approach. Okay, so ano ba yung ginawa dito? Yung gene ng coronavirus, target gene or gene of interest ng coronavirus is yung spike protein gene. Okay, yung spike protein. Ngayon, itong spike protein na to, kinat. Okay, katulad dong sa steps natin kanina, kinot siya, pinaste siya, niligate siya, at pinasok siya sa adenovirus. Paano yung ginawa yung pagpasok? Pwedeng heat shock, pwedeng gene gun, okay? Or kung iba pa yung process na ginamit nila.
pinasok siya sa adenovirus. Sir, yung virus, yung characteristic ng virus, pinasukan pa natin, ipinasok pa natin sa isa pang virus, hindi po ba mas magiging deadly yun? Huwag po kayong mag-alala. Kasi yung adenovirus, gagamitin lang natin siyang sasakyan para sa immune system natin. Paano sasakyan, sir? Ibig sabihin po, tinanggal natin lahat ng harmful na genes na meron yung adenovirus. Ang adenovirus kasi pwede mag-cause yan ng colds and other respiratory illnesses din. Kaya nga, magkalapit din sila halos ni SARS-CoV. Pero, ginawa ng mga scientists natin, pinagtatanggal yung mga harmful genes gamit yung genetic engineering para ang natira na lang doon sa virus mismo is yung mga non-harmful genes niya. Tapos, kinat at pinaste yung spike protein gene mula sa SARS-CoV-2. So basically, sa adenovirus, ang dala-dala niya na lang is yung spike protein na gene ng coronavirus. Okay, so ano yung analogy na naisip ko dito? Okay, bear with me. Ito yung analogy na naisip ko dito. So isipin natin, si adenovirus ay isang, originally, si adenovirus, nung virus pa lang siya, siya ay magnanakaw na naka-motorcycle. Okay, magnanakaw siya na naka-motorcycle. So ito si adenovirus. Okay, bear with me. Siya si adenovirus. Magnanakaw siya. So pwede siya mag-cause ng sakit, pwede siya mag-cause ng colds, pwede siya mag-cause ng mischief and such. Okay? Tapos, si adenovirus, may na-meet siyang scientist. Okay? Si scientist, binago niya yung buhay ni adenovirus. Tinanggal niya lahat ng mga bad qualities na adenovirus. Hindi na siya naging magnanakaw, hindi na siya masama, hindi na siya nakakos ng mischief, hindi na siya nakakos ng sakit or something like that. Okay, ngayon, after ma-meet niya si scientist, di ba, bumait siya, nawala lahat ng harmful genes niya and such, naging delivery rider siya. Okay, like a Grab driver. Okay, so ito na si adenovirus. Okay, ito na si genetically modified adenovirus. Okay, siya na si genetically modified adenovirus. After niya ma-meet si scientist, nagbagong buhay siya. Nagbago ang kanyang buhay. Okay, tapos, sabi ni scientist, para mas makatulong ka sa mga ibang tao at sa mga mamamayan, ito ang recipe ng, wait lang, hindi ko ma-clear annotations. Ayan. Ito ang recipe ng bakuna. I-deliver mo sa mga tao. Okay? So, si scientist, binigay niya yung recipe ng bakuna kay genetically modified adenovirus, si Grab Rider natin. Ngayon, ito si Grab Rider, si genetically modified adenovirus. Yung recipe ngayon, dadalhin niya sa katawan natin, sa mga healthy cells natin, sa mga immune cells natin. Di bale, si immune cells, yung nakatanggap ng recipe, marunong na siyang labanan ngayon yung coronavirus if ever dumating sa kanya. Okay, so ganun yung idea ng viral vector approach. Okay, tatanggalin natin yung mga bad qualities ng virus like ni adenovirus, tapos ipapadali sa kanya natin ibibigay yung recipe for the bakuna, which is yung spike protein gene. Ngayon, siya yung magde-deliver sa healthy immune cells natin para malaman na, okay, ito po yung recipe for the bakuna para pag dumating si coronavirus sa katawan mo, hindi ka na niya maapektuhan severely or none at all. Okay, so ganun yung idea natin ng viral vector approach. Naintindihan po ba? Can you give me a thumbs up if you naintindihan nyo? Ang tagal pinag-isipan ng analogy. Can you give me a thumbs up? Thank you so much. Okay, thank you so much for the thumbs up. Okay, so for your output for this week, okay, surprise, surprise, gagamitin ko ang TikTok bilang output nyo or bilang platform for your output. Okay, so you have to create a short, informative TikTok video highlighting the steps in creating recombinant DNA as well as its application. So kailangan ipakita nyo yung steps, tapos sa dulo ipakita nyo din yung application ng recombinant DNA. So paano yung application? Pwedeng sa GMOs, pwedeng sa vaccine production. Video must be less than or equal to 2 minutes and must include visuals or analogy. Pwede kayo magpakita ng visuals sa background nyo or may mga text kayo dyan or may image na lalabas. Once done, you can create a third quarter folder on your personal drive and then doon nyo siya i-upload. Okay, so submission is within this week. You will be judged talaga. You will be graded based on the following rubrics: creativity, time, and accuracy. So ayan yung corresponding points nila. Okay, so you can take note of this, take a screenshot, print screen,
before I put the next slide? Okay, okay na siguro. Okay, so let's have first an objective check before we end. So can you give me a thumbs up if kaya nang i-enumerate doon sa output natin yung steps involved in creating recombinant DNA? So can we enumerate? Isi-send ko pa rin naman yung resources ko, don't worry. So this presentation will be posted in your Google Classroom para may references pa rin kayo. So can you enumerate the steps or at least have the idea of the steps involved in creating recombinant DNA? Can you give me a thumbs up if na-ano natin to, achieve natin to? Okay, may thumbs up naman. Very good. Can you describe the pros and cons of genetic engineering? So, ginamit natin yung Paul Evey. Pwede ba dati ma-describe? So, very good. Okay, some of you. Okay, thank you. So, dahil tapos na tayo sa discussion, can you guys create a short informative TikTok video highlighting the steps in creating recombinant DNA as well as its applications? Okay, very good. Thank you for the thumbs up. Okay, so that will end my discussion on genetic engineering. Do you have any questions? Do you have any questions, guys? Can you chat if you have any questions? Baka may curious pa dyan sa iba't ibang bagay. I'll be stopping my recording. Okay?